consider natin na surprise pick siya, but ang magiging problem ay kapag nahuli siya ng Lolita, ay ng Ruby, medyo mahirapan siya makawala unless mayroon siyang dashes from his first skill. From her first skill, kasi nga pala ating Queen ang gumagamit para dito sa ating Lancelot. But now, will Cloud9 be able to equalize the game? Yan ang ating abangan as we head on to the early stages of number 2. Ngayon na, ang pinaka-tinitignan ko talaga dito is kung paano ma-figure out dito ng side ng Cloud9, kung paano pagganahin ng sabay itong Jewel at si Syza. Kasi para sa akin, sobrang lupit ng coordination yung dapat dyan eh. Yes. Dapat yung coordination yung maayos kasi may mga times pa nga na pwede kayong magtanggalan ng ultimate eh. Yung parang bigla mong hinatak palabas ng ulti ng Lolita. So kung hindi talaga kayo as one, hindi maganda yung pag-uusap nyo, may chance na manigate nyo ang isa't isa. Yes, definitely. So yung sinabi ko kanina, di ba na ano, parang kailangan combination yon. Pwede din dumagdag sa combination na yon, naisip ko lang yung Faramis. With the Shadow Stampede, the first skill. Kasi kapag nagkaroon ng Shadow Stampede, tapos nahatak niya papasok doon sa animation ng ultimate ng Lolita na Numinant Blast, maso-slow yun kahit papano. So kahit hindi nila ma-stun, as long as maslow nila, I think that will work out fine for them. Pero alam mo, yung Faramis makes perfect sense ngayon na nakita na natin yung mga, yung mga draft na ginawa nila. Looking at this, parang alam mo yon, sagot lang to kay Abby na parang yung initial burst down mo, hindi mo na magagawa. Kasi yes, kaya na natin siyang i-netherrealm eh. Kumbaga pag nasa netherrealm ka naman, hindi naman naapektado yung totoong buhay mo kung ano pang tatama sa'yo after makasit yun. So parang alam mo yon, parang panglaban talaga siya, laban sa isang burst ng Bexana. Parang ayaw mo ibigay sa kanila yung satisfaction na parang, alam mo yon, after nung combo na yon, hindi na kayo makakalaban. Yes. So, kailangan na lang din ang maging cautious then now. Kasi pwede ding maging double-edged sword yun eh. Paulit-ulit natin binabagay si maging double-edged sword. Kasi, yes, mawawala yung Minoan Fury. But also, at the same time, mayroon pa din namang only crowd control yung the rest of your team eh. So, mayroon pa ding Arlott na Final Slash, mayroon pa ding Vexana. So, kailangan nilang maging picky in terms of what you will do and how you will layer your skills. So, as to be able to ensure na kayo ang magwawagipers na namin Minoan Fury, mauhuli yata yung mga member ng side ng CFU, Certificate 2 yata ang kanilang mauhuli. Pero mapagsak din ang dalawa para sa nila yung Netherrealm kinasana si Tigami as well as itong si Moshi Bang ay nandito pa rin sa harapan. Pero grabe, yung Don't Run Wolf King, pero makakatakbo pa din si Moshi Bang. Pero dalawang member nila ang babagsak. At thank you talaga si Tigami dito. Gusto niyang tumawid dun sa kabila kasi alam niya may nagtaturtle na ngayon at si Moshi Bang. Nakalapit siya dito, aware na sila kung ilan yung buhay ng Lord dito. Ang tanong, meron bang talon na magagaling kay Tigami? Wala, pero they just really want to take down dito si Jewel. But Jewel will use the flicker. Yep, wala nang flicker itong si Jewel. And the first turtle fell into the hands of Cloud9. So kanina, yung aggression na paulit-ulit nating binabanggit ng game number 1, mukhang Cloud9 nang nag-employ ng aggression na yun kasi nasa kanila ang almost 1,000 gold lead. Hindi pa naman yan considerable dahil nga naman nandito pa lang tayo sa early stages ng ating laban. But kapag lumaban ang lumabo yan, kailangan yan pang hawakan ng Cloud9 to ensure na walang comeback prowess ang koponan ng CPU Serendipity. And mas okay ako dun sa gustong gawin ng side ng Cloud9 ngayon. Kasi considering that you want to extend the team fight with the Faramis, you have the Marsman na gusto rin ng extended team fights, and si Nicolette dito can just go for those fast pick-offs dun sa may likod. So if ever man si Abby dito, kailangan niya mag-ingat ng todo-todo. At tinan mo nga si Panda dito, wala nga siyang ginagawang pagbante, talagang hold lane, talagang pinipress niya lang.
talagang yun yung gusto niyang gawin. Kasi kapag nag-overextend siya, madaling makakaakyat yung mga member ng CFU Serenity. But now, ito na yung sinasabi nating pag-unvads. Kasi tatlong member ng side ng Cloud9 ang naririto. Laban sa nag-iisang si Yui Fendi, mukhang ang goal lang niya ay clear out yung kanyang minion wave. Kaya naman magiging, masasabi nating she lives out another day. Ganon! At alam mo, si Jewel dito talagang iniipit lang siya ni ano, Moshibang eh. Hindi siya ano eh, hindi siya pinalalaro, hindi siya pinagagalaw. Kumbaga lahat ng delaying tactics na pwedeng gawin, ginagawa niya. And Minova's Fury will be used. Pero that was a nice try coming out here from Yui, kaso wala talagang tatamaan. Pero Syza may sagot. Numinon Blast, na-flicker niya din yung ilang members dito ng side ng CFU Serendipity. And that is good news. Para dito kaya, that is good news para dito sa side ng Cloud9, kasi yung Vexana, wala na siyang pantakas. Yes, madali na siyang mapipick off nitong si Nicolette in this Hayabusa. So, right now, for CFU Serendipity, kailangan nilang maging aware doon sa fact na yon. Kasi, yes, walang flicker itong si Syza, but meron pa namang flicker yung the rest of their opponent. So, kapag medyo nag-overextend itong si AB, si Hev AB, medyo mahirapan siyang makalabas unless magdikit-dikit sila ng kuponan nila. Kasi yung Ugi Shadow Kill, kapag paulit-ulit nyo nakast, tapos magbibuild pa yan for sure na nga Sky Piercer, eh medyo magiging easy pick-off siya. Pero si Jewel yata ang susunod nila magiging target. Pero poke lang din naman ang kanilang gagawin. Si Nicolette na ganda ng pwesto dito sa ating mga Bear Bush. Pero ganda-ganda ng pagkakatak with that I'm offended play. Pero na-cancel yun with that penalty zone. Minowon Fury, kinasal na kaya naman si Tagami makakakuha ng turtle. Pero mga member ng side ng Cloud9 narin ito pa rin. Tagami yata ang susunod na magiging low. Pero back away magiging call niya kasi wala na silang mga skills. But that turtle goes in favor of CFU Serendipity. Ang ganda din ng timing na ginawa doon ni Gami. Kasi nung nasa Ogi Shadow Kill, hindi ka naman makakapindot ng Retrie if I'm not mistaken. So, hindi niya napindot. Nung hindi niya napindot ng mga panahon na yon, nakita ang opening yun ni Tagami. Sabi niya, ah, burst ko na to. Wow! Uy! Oo. Ah, na talaga to. Pero grabe si Moshibang doon. Buhay pa din siya. Wala na din naman na si Jewel. So, ang parehas nating XP laners ay magbaback out na now. But almost the same, yung gold lead kanina na almost 1K, 800 na lang ngayon, 1K na ulit. Pero okay lang yan kasi nga naman, hindi pa huli ang lahat. 7 minutes into the match, kaya pang humabol ng either of the teams, wala pang bumabagsak na Tori. Pero mukhang CFU Serendipity yung una makakapabagsak ng Tori. Nandito na si Syza, susubukan yata niyang humarap sa mga member ng kanilang kalaban, pero back na lang din muna sila. Kasi nga naman, meron pang motivation roar itong si Yui. Meaning, kaya pa niyang ihil ang kanyang mga kakampi as long as they stick together. At ngayon, nakikita natin dito, War Axe para kay Ruby. Meanwhile, Thunder Belt para dito kaya Moshibang. At nakikita din natin kung saan nagagaling na yung masakit na damage dito ni Moshibang. Yes, galing doon sa kanyang Thunder Belt. But also, aside from that, medyo masakit talaga yung inherent damage capability ng isang Arlott. Kaya dinadagdagan na lang siya ng Fury Hammer for that added penetration. But then, on its own, masakit talaga ang isang Arlott. And now, pabuo na siya ng kanyang Dominance Eyes, which means kaya na nilang inegate kahit papaano yung healing mechanics na meron itong Ruby na ito. Tagami. Talagang binabantayan talaga nila dito yung lane ni Panda. Tinitignan nila kung pwedeng kung kailan pwedeng lumaban, and Moshibang na target siya dito. And that's Nicolette with the Ogi Shadow Kill at buhay. Nabuhay. Buhay! Buhay pa din siya doon. So meaning go time na to kasi wala pang ultimate itong Hayabusa ni Nicolette. But ang ganda ng pag-transition nila towards that bot lane turret kasi silang nakakuha ng touring ito habang nandito lang din naman sa taas itong si DXZ Panda na sinusubukang mag-push ng kanyang to. At si Jewel naman dito, tatlong tao na yung kanyang kinaharap, tatlong tao na yung kanyang sinagupa, at sa tatlong tao siya tutumba. Kitang-kita naman natin na kahit nga dito si Panda, eh may sense of urgency na parang, uy, kailangan ko na bumaba. Kailangan ko na umalalay sa kanila. Bumababa na yung buhay ng Lord dito. Kalahati na. Tingnan natin, and that's going to be the Ogi Shadow. Well, that's going to be Hayabusa. Getting a kill. Hello! Auto-death Vexana at yung Lord. Pupunta pa rin kay Tagami.
yung mga members dito ng side ng CFW tutumba pero mission accomplished. Ay! For that certain fight, nakuha nila yung Lord and hindi masakit ang losses nila dito for sure. Kasi kahit paano, bumagsak man ang tatlong miyembro nila, nakakuha sila ng Lord, which means sinusubukan talaga nilang i-equalize yung lead na meron dito yung C9. But just how well will they be able to maximize this first Lord of the match? Kasi naman, hindi pa naman talaga, parang hindi pa nagkakaroon ng sobrang laking lead yung either of the team until now. 3K gold lead in favor of Cloud9. At Hunter Strike, Endless Battle, Heptasis, Skypiercer probably coming kapag kumpleto na ang kanyang mga items. And looking at the jungle dito, Nicolette nakalamang siya na mahigit 1,600 gold. O 8K to 6.5K. Grabe yung gold lead ni Nicolette kasi nga naman, farm siya ng farm and also sa kanya halos napupunta lahat ng kills. 100% participation pa si Nicolette for 0-1. Lahat ng team fight present siya, butters, yun ang ibig sabihin ni Nicolette. Ayaw niya magpahuli. Gusto niya maging parte ng lahat and she's been doing a great job controlling yung mga members dito katulad nila Abby at habang niya rin lahat ay ginagamit niya rin ang kanyang mobility to push out the top lane kumbaga parang may laging isang may tao na napwesto doon na takabantay. Yes, right now no, nakikita natin na yung Cloud9 ay medyo napupush back into a corner pero si Tigami ang sakit na damage output coming from Nicolette pero hindi pa yata niya makakas yung kanyang ultimate kasi na crowd control sa doon ng pounds coming from Yui na shutdown nila which means meron silang additional gold pero I am offended play kakasana against Yui pero nandun lang din naman yung ultimate coming from Syza slowly tayo mga member ng side ng CFU Serendipity 4 pa din sila 5 pala pero ang sakit na damage ng Cloud9 kasi si PX Zibal na mapapabagsak yung jungle ng kumpanahan ng CFU Serendipity. Nandito pa din naman itong si Moshi Bang kaya siya ang susunod na magiging casualty habang wala pa bumabagsak ulit sa kumpanahan ng C9. And C9 controlling this game way better nung kanilang game number 1 and kung nakikita nyo dito one loss, hindi na sila gumugaw, hindi na nilalaban and Nicolette doon napahawak niya sa ulo same lang ata yung sinabi nyo nako, hindi ko napindot ultimate ko na crowd control ako hindi napindot na yung ultimate pero mukhang mamabuhay pa yata si Moshi Bang doon however, napadash siya doon sa naka-vengeance na si Exi Panda kaya naman siya ang bumagsak instead of being able to live for another day. But now, the second Lord of the Match is up. Tegami, level 15, almost equal. Equal na pala, hindi lang pala almost. Dito kay Nicolette, so definitely, in terms of Red 3 battle, I would say na Lancelot is one of the more secured players kapag mag-Red 3 battle. Kasi nga naman yung kanyang ultimate plus retribution combo almost always sure na sa kanya mapupunta yun. And ngayon ah, kitang-kita naman natin na both teams they want to secure this. Nakita natin kanina ilang beses na kailangan nilang ma-secure ang Lord na ito. Isang beses na naagawan yung Cloud9 dito kahit sila yung nakakalamang in terms of kill score, but in terms of gold, ilan lang 2.4K? 2.5K lang ang kalamangan? Oo, kaya-kaya pa yan. Iyon, parang ano lang yan, 2 to 3 items. Nilang pa yung 2 to 3 items, eh, laki bagay ito, no? Pero yung 2 to 3 items na yun, kaya-kaya nilang, parang masasabi natin kaya nilang i-balance as long as they are able to prioritize their target. Malawak yung skills na meron sila, especially with the Minotaur sa Minoan Fury. Tapos, kapag nag-Minoan Fury yung Minotaur, only dashed agad si Moshi Bang. Meron pa siyang ulti with that final slash. So, kailangan lang nilang malayer properly their skills and they'll be able to take this clash against their opponent. And Yui. Ayun na ka! Kita niya yung draw members dito at pumasok na sila. Jewel ang kanya naging target. Masyado makunat si Jewel dito. At
etong Lord na to ay medyo napapagod na sa ginagawa ng mga members ng side ng Cloud9 at CFU Serendipity. 3 minutes na tayo nag-Lord. 3 minutes na tayo nag-Lord and napipikon na siya. Sabi niya, bakit ba dito kayo nagka-clash? Pwede naman kayo sa iba. Ang gulo-gulo nyo. Wala sa tapat ng bakuran ko. Oo, tapos nandito lang din naman si Nicolette. Ang ganda ng kanyang pagkapuesto. Nag-retry siya! Tapos go-sign na yun for Sina and to take that Lord! Wow! Wow! Kaya din naman talaga nila. Kita naman natin nung game number 1 kaya nila eh. Yeah! Nung walang lang talaga ng pulso eh. Kumbaga parang medyo napalaban lang dahil sa hero eh. Pero ngayon, they adjusted accordingly and we can see this is the fruits of their adjustments and CFU Serendipity finding themselves behind, finding a rope behind their backs kasi nga natutulak na sila sa corner dito. Yes, and kung titignan din natin, oh, even the build of AB, maaga niyang kinuha yung kanyang winter transition kasi with the fear na kapag nahuli siya ng Ugi Shadow Kill nitong si Nicolette, mahihirapan siya. So now, their backs are up against the walls. Kailangan nating makita kung ano ang gagawin nilang adjustment as this Lord na meron ng talon ay heads on to their bases. Laban sa lima habang yung mga member din naman ng side ng Cloud9 ay maabante. Malakas yung nilang poke mechanic. Uy, pero nakikita natin dito, there is going to be the Thorn Rose na nanggaling kay Lancelot. And merong Ugi Shadow Kill na magagamit, may No One's Fury, pero just in the nick of time. Oh. Paramis with the Netherrealm. Don't run, Wolf King. Tegami utilizing yung mga minions para maging mobile siya dito. Tinatry niya. And the push. At Walang minion! Wala silang minion. Wala pang minion, pero nandito minion lang naman sila. Just to make sure. And it's going to be a 1-1 series. Cloud9 secures game 2. Wow. 1 point apiece. Yan ang nangyari sa ating series.